Good day mga bro, nandito na naman tayo para mag-share ng panibagong tutorial para sa inyong mga motor. Tutorial natin ngayon ay kung paano mag-install ng mini driving light na merong kasamang power saving mode. Alright, bago natin simulan yung pag-wiring mga bro, kailangan muna natin ng diagram para maging guide o basihan sa pag-wiring. Kung hindi ka pa pala nakasubscribe mga bro, just hit the subscribe button, pati yung notification bell para updated ka naman sa mga bago kong videos na i-upload. Siguradong napansin nyo yung ginamit ko mga bro, hindi siya yung typical na relay na ginagamit natin ngayon. Bigyan ko kayo ng konting ideya kung ano to. Ito yung tinatawag na power MOSFET. Power! Sa MOSFET, merong dalawang klase yan, negative at positive channel. Pero isa lang yung gagamitin natin dito. Yun yung negative channel na normally off or normally open. Kadalasan itong nakikita sa mga UPS at power inverter. Meron akong palaging ginagamit, yun yung IRF-Z44 at saka IRF-3205. Ito yung mga matataas mag-handle ng voltage at saka amperay pagdating sa mga DC na supply. Sa ngayon, ito yung gagamitin natin, yung IRF-3205. Mas mataas pa to sa IRF-Z44. Pagdating naman sa capacity mga bro, kayang-kaya yung 55 volts at saka 110 amperes na dumadaloy sa kanya. Di hamak na mas mataas pa siya sa relay na ginagamit natin ngayon. Kung sa tibay mga bro, matibay din siya, lalo na't sa mini driving light lang yung application niya. Kung nakikita nyo yung specs ng mini driving light natin, nasa 1.3 amperes lang yung current niya. Sa may mga idea sa electronics, sigurado alam to. Sa mga hindi pa nakakaalam, nag-i-exist na yung mga power MOSFET sa mga motor natin. Katulad na lang ng flasher relay na to na pinapalit natin sa stock na relay para sa hazard ng motor natin. Pangalawa ay yung mga LED na yung headlight ng motor na ginamitan na rin ng MOSFET. Kung ikokumpara natin yung MOSFET sa relay mga bro sa maikling explanation, sa MOSFET meron lang gate, drain at saka source. At sa relay naman, meron siyang number 85, number 30 o common, number 86, number 87 o normally open, at number 87A or normally closed. Para mag-activate yung relay at saka magka-contact yung number 30 at number 87, kailangan nating supplyan yung number 85 at saka number 86. At sa relay, walang polarity yan. Pwede magbaliktaran yung supply. Sa MOSFET naman para mag-activate, kailangan natin ng supply sa gate at saka source. Meron siyang polarity, positive sa gate at negative sa source. Since N-channel MOSFET to, so yung output niya ay negative, yun naman yung drain. Okay mga bro, tapos na tayo sa ating maikling explanation about MOSFET. So punta naman tayo sa resistor. Ang purpose kung bakit nilagyan ko siya ng resistor mga bro, yan yung taga-deactivate o taga-off ng MOSFET. Kasi pag wala yung resistor na yan, tuloy-tuloy yung negative supply na galing sa output ng MOSFET kahit wala ng positive supply yung gate. Pakitaan ko kayo ng sample mga bro. Ito yung setup natin mga bro. Check natin kung meron bang bultay yung battery. Okay, nasa 12.5 volts ang yung battery natin. Okay, kuha tayo ng pang ACC wire. Ito yung direct line ng positive. Ito yung negative line at ito naman yung MOSFET na wala pang resistor. Ngayon, i-connect natin to sa positive para maging silbing ACC wire. For example, inon natin yung susian mga bro. Yun, nag-activate na yung power MOSFET natin. So ngayon, i-off naman natin yung susian mga bro. Ito yung ibig kong sabihin na activated pa rin yung power MOSFET kung walang resistor. Ngayon, lalagyan naman natin to ng resistor yung power MOSFET mga bro. Ito yung itsura niya mga bro, may mga kulay yan. Yan yung color coding ng mga resistor. I-zoom in ko muna.
Ito yun sa malapitan, mga bro, para may idea kayo. Ito yung power MOSFET natin, mga bro. Ngayon, lalagyan natin to ng resistor. Pwedeng sa unahan o sa likuran. Dito na lang natin ilalagay ito, mga bro. Walang problema, mga bro, kahit baliktaran yung paglalagay nyo ng resistor. Ito na yun, mga bro. Actually, malaking MOSFET na nga ito eh. Sa ngayon, paliit ng paliit na. Okay, ngayon try natin ulit. Try naman natin na i-off yung susian. Yun, deactivated na siya, mga bro, dahil sa resistor na nilagay natin. Hindi pala ito umiinit, mga bro. Unlike sa relay na ginagamit natin, yun, umiinit pa siya. Ito wala talaga. Kaya power saving rin to. Maraming power loss yung relay, unlike dito na maliit yung consumption niya. Ito yung sa power MOSFET, mga bro, halos wala. Ito naman yung sa mga malalaking relay, mga bro. At ito sa mga maliliit na. Okay, kitang-kita nyo naman, mga bro, na nag-deactivate na yung MOSFET natin. So, ngayon, kukunin natin yung resistor niya. I-try natin ulit na walang resistor, mga bro. Activated pa rin kahit wala na yung ACC wire kasi kinuha natin yung resistor niya. So, ma-off nyo gamit yung daliri nyo eh. Pwede mo rin i-on. Ayos. Punta naman tayo sa three-way switch, mga bro. Kung nakikita nyo, direkta yan sa battery, papuntang mini driving light. At ito naman yung diagram sa karamihan na nakikita natin o napapanood sa mga tutorial na kung saan yung three-way switch ginagamit pang trigger sa dalawang relay. At yung positive supply ng battery dadaan ng relay papuntang mini driving light. Sa setup ko naman ang pagkakabit ng mini driving light, mga bro, ganito yon. From battery, dadaan ng fuse, direkta na siya nakasupply sa three-way switch natin. At yung three-way switch, direkta na rin nag-supply sa mini driving light. Gagamit lang ako ng relay kung hindi kaya ng three-way switch natin i-handle yung current na dumadaan papuntang mini driving light. Yung three-way switch natin, mga bro, ay nasa 12 volts, 4 amperes siya. At yung mini driving light natin ay nasa 1.3 amperes lang, mga bro. Ang ibig lang sabihin ay kayang-kaya ng three-way switch na to i-handle yung mini driving light. Kaya hindi na ako gumamit ng relay, mga bro. Kung sakaling merong mag-on ng three-way switch, yung MOSFET na yung bahala para hindi mag-on yung mini driving light habang naka-off yung ignition switch. Sa ngayon, ito lang yung gagamitin natin kasi two wires lang yung mini driving light. Kung gusto nyong maglagay ng power saving mode para balanse pa rin yung charging system ng motor, ito yung separate na diagram para sa headlight ng mga motor natin. At ito naman yung diagram para sa 3 wires na mini driving light. Ngayon, umpisa na natin yung pag-wiring sa motor, mga bro. Thank you.
Okay, umpisa natin sa three-way switch. Meron siyang tatlong wires. Hahanapin natin yung main supply, low at saka high. So ngayon gagamit tayo ng tester. O pwede rin naman kayo gumamit ng test light. Sa paggamit ng tester, ilagay niyo yung tester sa continuity mode. Pag naset na natin sa continuity mode, normal na tumutunog siya. Hindi yung manok ha. Una, hanapin natin yung main supply. I-on natin yung switch sa high. Tapos hanapin natin yung dalawang wire na tutunog. So pagpipilian na lang natin kung sino sa kanilang dalawa yung main supply, it's either yung blue or yung brown. I-set natin sa low. Ibig sabihin color blue yung main supply natin kasi tumunog siya sa color brown at black. Since nakuha na natin yung main supply, high at saka low ng switch na to, pwede na natin tong ikabit. Yung mga kulay ng wires mga bro, nagdidepende yan kung anong brand ng switch na mabili nyo. Pero sa paghahanap ng main supply, high at saka low, the same steps lang mga bro. Okay, naikabit na natin yung three-way switch natin. Itabi na muna natin to. At unahin natin yung power saving mode ng headlight natin. Sa paghahanap ng main supply mga bro, kung napanood nyo yung previous tutorial ko, so hanapin nyo lang yung pinaka-harness galing sa switch ng high and low. Ang kulay na hinahanap natin ay yung kulay blue na mayroong stripe na yellow. Yan yung main supply ng high and low pag Kawasaki yung motor nyo. Alright, nahanap ko na yung main supply na blue wire na mayroong stripe na yellow. Dito na ako nagbaklas sa harness ng switch kasi malayo yung socket niya. Nasa sa inyo na kung susuyorin niyo yung socket niya kasi yung gagawin ko dito, i-cut ko talaga siya at hihinangin. Ito yung speedity relay na ikakabit natin sa stock headlight ng motor. 10 amper siya at hindi mahirap hanapan ng pagpepwestuhan. Sa pagkakabit ng mga wires mga bro, hinangin nyo talaga. Huwag yung kinakabit lang para maiwasan natin yung tinatawag na grounded at lost contact. Bali, ito na yung sa diagram mga bro. Bali, yung supply ng relay mga bro, walang problema kahit baliktaran. Same din sa kulay red na wires, walang problema kahit baliktaran din yung pagkakalagay nyo sa pinagpukulan. Okay, nakabit na natin yung dalawang red wires na galing sa relay papuntang headlight or main supply ng high and low. So, ito na lang yung dalawang wire na natitira. Supply to ng relay para sa positive at negative niya. So, walang problema kahit baliktaran yan. Yung isa papuntang output ng MOSFET which is negative. At yung isa naman ay sa high and low ng three-way switch. At bago natin ikabit to, i-set up muna natin yung mini driving light natin. Ito na yung two wires na mini driving light na ikakabit natin sa three wires ng switch. At ito na yon.
At ito yung 3 wires ng switch. So yung gagawin natin, since alam naman natin kung saan yung main supply, yan yung color blue. High and low naman yung brown tsaka black. Ang gawin natin, pagsamahin lang natin yung black at tsaka brown. At yung red wire ng mini driving light, ikabit lang natin doon sa pinagsamang black at brown wire. At dito na rin natin ikabit yung isang wire ng relay. Bali ito yung positive supply ng relay na magti-trigger sa kanya every time na mag-on yung mini driving light. Pero mamaya na natin ito ikabit kasi hindi pa nakaset up yung mini driving light natin. Okay, ito na yung mga wires ng mini driving light natin. Ang gagawin natin, pagsamahin lang natin yung red to red, tsaka black to black. Okay, ito na yung power MOSFET natin na ikakabit sa mini driving light. Mas mainam na iklian nyo na lang yung mga paa para iwas grounded. At lagyan na natin to ng wires at yung resistor niya. Okay, nalagyan na natin ng wires at saka yung resistor. Ito yung papuntang ACC wire. At ito yung papuntang negative ng battery o body ground. Ito yung negative output ng MOSFET. Okay, kakabit na natin to at ito yung diagram na susundan natin. Since may diagram naman, ipa-fast forward ko na para hindi nahaba yung tutorial natin. Okay, nakabit na natin lahat mga bro. Ito yung relay na kinabit natin. At ito naman yung MOSFET na kinabit natin kanina. Okay, pwede na natin itong itry. So bago natin itry ito, i-contact muna natin to kasi ito yung engine shutdown ng GPS ko. Hindi ko pa na-adjust yung mini driving light natin kaya tabingi yan. Okay, gumagana na yung high and low niya. Ibabalik na lang natin yung headlight niya para makita natin kung gumagana na ba yung power saving mode. Okay, nasa uli na natin yung headlight ng motor. So, itatry na natin kung gumagana na ba yung power saving mode.
baka magtaka kayo ba't umaabot ng 13 volts yan. Halika't pakita ko sa inyo. Ito yung battery na ginagamit ko. LiPo 4 na apat na naka-series. Gagawan ko rin yan ng tutorial. Hindi ko lang na-edit yung mga video. Wala pang oras kasi. Ngayon, nasa 3 months na yung battery ko. Hanggang ngayon, okay na okay pa rin. Para walang problema. Malakas siya. Ngayon, naka-on yung headlight natin. So, itry natin i-on yung mini driving light kung mamamatay ba yung headlight automatically. Ginawa ko tong power saving mode, mga bro, kasi nakita ko na pag naka-on yung mini driving light, hindi mo na mahagilap yung headlight ng motor mo. Kaya mas minabuti ko nang i-off siya habang naka-on yung mini driving light. Okay, gumagana na yung power saving natin, mga bro. Kung meron kayong mga katanungan, suggestion na hindi natin nailagay sa video or tutorial na to, i-comment nyo lang sa ibaba para masagot natin yan. Kung nagustuhan nyo yung tutorial ko, mga bro, paki-support naman. Huwag kalimutang mag-like, mag-share, subscribe at i-click yung notification bell para updated kayo sa mga bago kong videos na i-upload. Okay na, mga bro. Actually, meron din akong isang na-setupan nito. Ito yung Honda Click. Hindi ko lang siya nagawa ng tutorial kasi gabi na nung binanatan ko to. At dito na nagtatapos yung tutorial natin, mga bro. Kita-kits sa next video. Peace!